Hello guys, welcome our YouTube channel guys. Ngayon, pag-uusapan natin yung about sa kurikot nga ba ang Pakistani. Yung Pakistani guys, maraming nagsasabi na ano daw, kurikot daw yung Pakistani. Pero sa totoo lang guys, hindi sila kurikot. Kung ano mang i-ano mo, kung anong pangailangan mo, kung ano man ang gusto mo, bibilhan ka nila. Mga pang-makeup mo, mga lotion mo, bibigyan ka rin ng pera. Pero yung iba kasi, hindi daw nagbibigay ng pera, guys. Sila yung naghahawak ng pera. Yung payo ko lang, kung ikay magiging asawa ng Pakistani, kung bago pa kayo, huwag niyong sanayin na hindi kayo ang hahawak ng pera. Ipapaliwanag niyo sa kanila yung tradisyon nating mga Pilipina na yung mga asawa natin, pag may income sila, di ba ibibigay sa atin? Yun ang ipapaliwanag mo sa kanila. Tapos, yun, ibibigayan nila. Kung hindi man ibibigay lahat, pero talagang bibigyan ka. Hindi sila kuripot, guys. Maraming mga nagsasabi na mga kuripot sila. Siguro, yung mga Pilipina na pag-boyfriend ng Pakistani, siguro may pamilya yan sa Pakistan. Kaya siguro, nagkuripot sila, nagiging kuripot sila. Yung iba kasi, iniisip nila kasi yung pamilya. Kasi maano sila sa pamilya eh. Yung parang iniisip nila, yung nasa isip nila, pamilya lang nila. Yung iba, yung iba na pumunta ng ibang bansa, na nakapaghanap ng mga girlfriend, ng mga ibang lahi, siguro para pang ano lang yan nila, yung para pang ano lang ba, yung pang ano lang, pang palipas oras lang nila. Alam nyo naman yung lalaki nangangailangan yun, di ba? Siguro, kung may mga babae talagang pumayag, talagang papatol yun. Pero kung sabihin na magbibigay sila ng pera, hindi. Kasi ano yun sila eh. Yung parang first priority nila, yung pamilya nila. Tsaka yung lalo-lalo na yung mga parents nila. At saka yung ano lang, yung pagka may boyfriend ka na Pakistani, ang pinakamaganda talaga na uusisahin mo yung ano ba, titingnan mo kung pinapakilala ka ba sa pamilya nila. Yun, kung hindi ka pinapakilala sa pamilya nila, meaning to say may pamilya lang sa kanila. Pero kung ipapakilala ka sa pamilya nila, yun guys, walang problema yun. Lalong-lalo na titignan mo kung tanggap ka ba nila habang hindi ka pa nakapunta ng sa kanilang lugar sa Pakistan. Kasi mahirap na pagka hindi ka nila tanggap tapos dadalhin ka doon syempre. Kaya yun guys, kung ikay mga Pakistani guys, talagang mapagmahal sila sa asawa nila, maalaga sila sa asawa nila. Kahit nagtatrabaho yan, lagi yang tumawag sa asawa nila. Hindi yan mapakali guys. Hindi yun yung tayo mga Pilipino, pagka yung asawa natin, nagtatrabaho yan, ay naku, hindi yan tumawag. Makikita mo na lang pagkadating na. Hira lang talaga yung tatawag yung mga Pilipino natin, mga asawa, diba? Pero yung Pakistani guys, hindi. Maano sila. Yung talagang nag-aalala sila palagi sa'yo. Kung ano, kumain ka na ba sa bahay? O anong ginagawa mo? Yung parang basta nagmo-monitor sila. Parang sinisigurado nila yung kapakanan mo. At saka, tulad sa akin din, yung pamilya ng asawa ko,
Hindi naman sa pagmamayabang, guys. Kahit may ano na ako, may mga anak ako sa ano, sa Pilipinas, pero yung pamilya ng asawa ko, handa silang tumulong sa pamilya ko, sa mga anak ko. Halimbawa, nung nandito, nung lockdown, walang open yung ano, bangko dito sa Kuwait. So, may pamilya siya doon sa Dubai. So, tinawagan niya yung pamilya niya sa Dubai na padalahan ng pera yung pamilya ko sa Pilipinas kasi hindi kami makapagpadala doon kasi wala nga open dito. Yan ang pinakamaganda, guys. Pagka yung pamilya ng asawa mo or ng lalaki or boyfriend mo ay kaya kanilang ano ba? Ay tatanggapin kanilang buong-buo. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, tatanggapin ka na. Yun ang pinakamaganda, guys. Kaya, yung mga Pilipina dyan na nagkaka-boyfriend ng mga Pakistani or ibang lahi, huwag kayong masyadong maniwala pagka hindi mo makilala yung pamilya nila. Kasi pag hindi kaya ipapakilala ng pamilya nila, meaning to say, hindi sila seryoso sa'yo. So, tayo pa naman mga babae ay madali lang mahulog yung loob natin. Madali lang tayong ma-in love, diba? So, kailangan talaga na i-put the sure mo na may pamilya ba sila sa Pilipinas, sa kanilang ano, bansa or wala. Kasi pagka hindi ka talaga pinapakilala, meaning to say, may pamilya sila doon. At saka, takot sila sa pamilya nila na, malalaman na may karelasyon sila. Kaya, kasi sa kanila guys, iba kasi sa kanila naka-fixed marriage sila. Yung mga magulang nilang naghahanap ng mga maaasawa nila. Pero yung sa akin, guys, yung asawa ko, yung magulang na niya mismo, yung nagsabi na maghanap daw siya ng Pilipina dito. So, kaya naghahanap siya ng Pilipina, ako naman yung pinagtripan nun, ako yata ang ano nun, kaya siguro kami yung nagkakatuluyan. Kaya guys, yun lang ang masasabi ko. Kung may boyfriend kayo na Pakistani, aanuhin nyo muna yung sisiguraduhin mo na nakilala mo yung pamilya niya bago kayo pumayag na kung ano man ang gusto ng boyfriend mo. Kasi pagka hindi kayo ipapakilala, meaning to say, hindi siya seryoso sa'yo. So, mapapahama ka lang. Payo lang ito sa ano bilang isang kaibigan or ano yung kasi marami kasi ako na ano marami na akong na experience ng mga kaibigan ko na may iba silang lahi na boyfriend nila, sabi nagsama na daw sila, pero hindi naman siya kahit sa ano nga sa Facebook nga mag-comment siya doon sa post ng lalaki, hindi nga siya ni-replyan eh. Parang inaano na siya, dinidma lang yung comments niya. Ang lambing-lambing niya sa comments niya, tapos dinidma siya. Tapos, hindi nga siya nilagay doon sa, wala nga siyang picture doon sa Facebook talaga ng lalaki. Yung ano talaga guys, malalaman mo yung totoo talaga na seryoso sa'yo, yung kahit sa Facebook, ipagmamalaki ka. Kasi kung mahal ka talaga, kaya kanyang ipagmamalaki sa buong mundo, guys. Yun, guys. Kasi pagka hindi siya natatakot na ipagmamalaki ka, kasi seryoso siya. Kaya pagka mayroon ka mga boyfriend dyan, na nahulog na daw yung loob nyo dyan, isip-isipin niyo muna bago kayo mag-desisyon,
bago kayo pumayag na ano, baka mamaya magsisisi kayo sa huli, guys. Yun lang, guys, yung maipapayo ko at masasabi ko kung kuripot ba yung Pakistani. Hindi sila kuripot, guys. Okay, guys, yun lang, guys. Maraming salamat, guys. Hanggang sa susunod na video, guys. Bye-bye.